At itong isa guys, oh, hitik na hitik sa bunga. Yan, oh, parang napakatamis ng bunga ng mansanas na to. So magandang hapon guys, ngayon hapon na dito sa South Korea. Ngayon ipapasyalo kayo sa mga tanim na mansanas dito sa South Korea at iba't iba pa nilang tanim, at para makita nyo rin kung gaano kayaman sa agrikultura ang South Korea. So let's go guys. Yan, yan guys, mga tanim na sili nila guys. Dito sa Korea, ang hilig nila sa sili, kaya kahit saan ka pumunta dito, lalo dito sa parting province, napakarami nilang sili dito. Ayan, oh. Ito naman yung dahon na kinakain sa mga samgyupsal. Yan, kala mo damo lang, pero yung dahon na lang, dahon na yan ay kasama yan sa dahon na kinukuha doon sa samgyupsal, yung pinaglalagyan ng karne kasama ng lettuce. Yan, tawak ng sili. Gado, naman doon. So, ito mga punong to guys. Ito yung gecko tree. Ito yung nagkukulay dilaw kapag autumn season, no? Yan, doon tayo pumunta. Sa apple lang doon. Maraming apple doon. At ngayon, tatawid tayo dito guys. Ako na to, release. Korail. Ito yung release ng Korea. Tatawid tayo dito. Siya. Pupunta siya doon sa syudad, sa Pindu. Tingnan nyo guys, oh, daming doon dito yung mga punlaan nila, nursery ba tawag doon. Ganyan yung South Korea, napakaunggad nila pagdating sa agrikultura. Yun ang palang buhangin na yun, yung minahan ng raw materials na ginagawang bakal. Ngayon guys, nagsisimula tayo dyan sa kwan, sa apulan. Yan o, puro apple na yan. Yan. Puro apple na yan guys. Doon sa taas, mas marami pa. Bagong tanim pa lang guys na mansanas. Tapos, ayun naman yung mga linga, pinapatuyo nila. Sobrang ganda na ng South Korea, at pagdating sa agrikultura, napakayaman nila. At yun naman guys, yun yung isang klase ng apple. Hindi siya malutong. Ganito yung puno niya. Ano, parang sarap ng pitasin, kaso hindi atin to, kaya hindi natin pwedeng pitasin. At ito naman, ito yung pinanghalo nila sa kalbitang, yung sa ribs ng baka na nilaga. Pampasarap din to. Pinapatuyo muna bago ipinanglalahok doon sa lutong kalbitang. Yan siya guys, oh. Parang napakasarap. Dami niyang bunga. Doon tayo po sa kabila. Marami din doon mansanas sa may patag. Medyo matarik tong daan. Sa subdivision nila. Ito yung mga tanim nilang ginseng. Yan. Ayun pala guys yung tray, oh. Yung mga container. May transport sa ibang lugar. Ano
naman munting sibuyasan. Yan. Saka yung mga balatong ayun. Halos puro talaga dito sa Korea, nagdatalim sila. Kumbaga, iwas sila sa tagutom. Lalo't palapit na naman yung taglamig. Hindi na spring pero namulaklak pa rin yung mga bulaklak na to. Pero kadalasan kasi spring niya namumukadkad. Pero ngayon, ayan o, daming bulaklak. Mas maganda sa South Korea guys kapag spring. Ayan o. Pero swerte pa rin at nakuha natin ang kuhang bulaklak na to. Ito na nga guys yung sinasabi ko na apulan dito sa Patag yan. Pag nandyan yung maere sana makapagpapicture tayo ng malapitan dyan sa Mansanas na yan. Ang lalaki ng bunga oh yan. Doon, ayun o, oh, daing bunga. Ayun o, oh, nalaglag lang yung iba sa sa lupa, tsaka ayun. Ang ganda niyang tingnan. Siguro na bolto nung tagpulan. At itong isa guys o, oh, hitik na hitik sa bunga. Ayun o, oh, parang napakatamis ng bunga ng Mansanas na to. Yun. Yung iba hindi pa hinog. Sayang wala yung may-ari nakapag-picture sana kayo. Malapitan dyan sa Mansanas na yan. Yung grabe oh. Puro na pala pula dito sa may bandang gilid na to oh. Yun oh. Sobrang daming Mansanas. Kaya pala tinaguri ang Apple Capital ng South Korea to. Kasi nga puro nga Mansanas yung tanim. Tsaka kawawa naman tong palay na to. Natumba nung sunod-sunod yung ulan dito. At dito na nga guys, nagtatapos yung pag-iikot-ikot natin dito sa bukirin ng South Korea at sa taniman ng mga Mansanas. So, kaya nga pala ako guys nakapag-vlog sa mga sikat na pasyalan dito sa South Korea ngayon. Kasi nga mayroon tayong pandemic at umiiwas din tayo na mahawaan ng sakit. So hayaan nyo guys, kapag okay na yung lahat, ipapasyal ko sa mga sikat na pasyalan dito tulad ng Nami Island at dun sa mga snowboarding. Ngayon guys, hinihingi ko sa inyo na i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel para updated ka pa sa mga susunod na video na gagawin ko. So maraming salamat guys sa panonood and God bless!